Hi guys! Eto pa po, tayo po ay nakapulot ng napakaraming kaalaman dito sa mga komento ng mga netizens tungkol nga sa pahayag ni Sara Duterte na may kaugnayan dito sa nationwide long week-long na strike ng mga jeepney drivers. Yun lang, kami dito sa probinsya ay hindi naman apektado. Pero syempre kahit papano, nakikisimpatya tayo sa mga apektadong kababayan natin, lalo na po sa Metro Manila. Hindi naman pwede kasi na or siguro karamihan pa rin sa mga workers ay talagang nagko-commute. Mangilan-ngilan yung tipong yung kanilang workplace ay malapit lang sa kanilang tinitarhan. Maswerte yung mga ganon na sitwasyon. Pero yun nga, mas marami pa rin talaga ang commuters, ang nagko-commute araw-araw papunta ng trabaho. So eto po, napakaganda ng kanyang opinion, ng kanyang reaction dito nga sa sinabi ni Sara Duterte na pointless and communist-inspired week-long strike. Ayun nga, narinig din natin na ito ay tahasang pang-re-red tag nga. Okay, so dito tingnan natin yung opinion. Kung ano po yung nakikita nyo na page, pwede po nating puntahan at i-follow. Sa mga ganitong pananalita niya, nakikita natin, tumitindig siya sa tama at nakikipaglaban para sa katotohanan. Kaya maraming salamat. Sabi niya dito, the level of arrogance or ignorance in this statement has left me dumbfounded, calling the strike pointless rather than knowing the actual reason why it will be done. Diba? These people are part of the marginalized sector and have the rights to express their grievances and demand for better solutions to their livelihoods. Solusyon eh. Solusyon dapat. Hindi yung kung ano-anong paratang ang ibabalik. Hindi naman magkikilos ng ganito. Hindi naman mag-aaklas ang ating mga jeepney drivers kung kaya nila. Kung alam nila na walang problema. Merong napakalaking problema. Nakita nyo naman po kung paano magmakaawa ang ating mga drivers. Yun pa lang, nakikita nyo na may problema at ang dapat dito talaga ay solusyon. Pero tignan natin, dahil may solusyon naman daw na ginawa. Tignan natin. Okay, I mean, we are in a pandemic for almost 3 years and during those times, the government has an opportunity to fix our transportation problems. Nga naman, diba? Antagal noon, 3 taon halos. Napakalaking chance. Napakagandang pagkakataon para pagandahin ang ating public transport. And we don't or we won't get to this point if you were doing your jobs properly and actually hearing and giving priority to the demands and concern of the marginalized. Yun kasi, yung eto na eh, nakaupo na. Ano nga ba naman or sino ba naman kasi itong mga drivers na to, gaano ba sila kaimportante sa mga nakaupo kasi ngayon, 'di ba? Talaga pong hindi napapansinin, hindi pakikinggan. Matindi. All right, so narinig po natin. Nakita rin natin na meron naman talagang solusyon. Ngayong week-long strike nga, naandiyan po yung libreng sakay. Alam niyo na kung sino ang may solusyon or gumawa ng paraan sa solusyon na 'yan. So ito, merong naka-share itong isang kakampink. Pwede nating i-follow. Ang sabi niya dito, nakakatuwa ang libreng sakay. Handog sa inyo ni Pangulo at Speaker Kineso. Anyway, alam niyo na. Ito yung mga tipong gumagawa tayo ng problema. Tayo involving all Filipinos, kasama syempre pinamumunuan itong mga politiko or mga nakaupo. Ang ibig sabihin, tayo ay taga-sunod. So, kasama talaga tayo sa mga gumagawa ng problema. Kasama po talaga. Dahil at once, alam nating lahat kung bakit sila naandyan. So, sila yung sila yung pinakagalamay natin para simulan ang problema. Pero unang-una pa lang sa atin, sa ating mga butante, nagmula yung problema. Pinalaki lang ng mga binoto natin. Ganun yun eh. Anyway, ito yung mga tipong gumagawa tayo ng problema tapos isisisi natin sa iba. Tapos gawa tayo ng moro-moro na paraan, yung solusyon na alam na natin, 'di ba? Hindi naman talaga maaasahan.
hindi pwedeng solusyon na pangmatagalan. Gagawa talaga ng mga ganitong solusyon para sila ang bida-bida. Nga naman. Matindi, ano ho? Pero maraming salamat sa mga netizens. Nakaka-impress yung opinion nito, mga netizens na ito. At tayo po talaga yung natututo, kaya gusto kong i-share sa ating lahat. Anyway, kung mayroon kayong magandang opinion, kung mayroon kayong magandang punto tungkol nga dito sa usaping ito, paka-share po para ma-share din po natin sa ating mga viewers. Maraming salamat.